Lahat po kayo matatapatid, gadget sa pamantasa. So, kumusta rin po kayo? Sabi ni ang pinsan ko si Dean F.M. Mariano at saka yung kapatid ko na si Engineer Renato Mariano. Dr. Charles Piras, kumusta rin po kayo? Sabi ni Dean Mariano. Gadget po ako ng 1990. Bilang isang estudyante, involved na rin po ako sa student activity movement dito sa PLL. May mga familiar faces po ako nakita sila. So, tapos po, nung graduate na po ako, na-involve pa rin po ako sa alumni ng College of Arts and Sciences Alumni Association as the Vice President. And then, I was also the founding president of BSKM's the Alumni Association. Ngayon po, this is an auspicious activity for me. I'm supposed to leave for Myanmar today for isang racket na consultancy. Mabuti na lang ka problema sa visa, lalo sa Lunes. Kaya nakapunta ko rito, siguro nakatakda talaga pakita ko dito sa PLL. So ngayon ang isip ko parang ibang level na po ito ngayon. Dati kasi sa BSK, student, sa BSK, sa A, sa college, now university na. So I just hope I and the rest of the team can make a difference in making the Alumni Association very dynamic and vibrant in responding to the needs of our fellow alumni. So thank you very much. Magandang hapon po. Ako po si Maloy Mahinay. Actually, tagal naman po ako na makita kayo ni lahat na maka, kung sa Cebuana pa, makahimamat ang mga fellow PLN, former PLN students. Noong po ako'y mag-aaral pa lang dito sa Pamantasan, ako po'y naging aktibo na rin sa Student Council bilang presidente at naging aktibo din po sa ang Pamantasan na kung minsan ay nagiging ang Pamintasan. At siguro po ang magagawa ko sa organisasyon, para sa organisasyon ito, ay para itaguyod yung mga pangangailangan hindi lang ng mga estudyante, kundi rin siguro ng mga nagsisilbi sa pamantasan natin mahal. Ilan po? Graduate. Naupo ako kasi hindi ko alam kung anong sasabihin na ako magagawa ko para sa PLN AAI. But what I'm going to share with you is, kaya ang nandyan sa harapan ng pamantasan ngayon ay symbol of excellence at hindi na si MacArthur is because pinagpursigihan ko yan. It was my thesis when I was in my fourth year. And then after graduation po, nag-serve ako sa Office of Student Affairs. Doon ko itinuloy-tuloy ang project ng PLN Supreme Student Council because I was, during my time, the president of the Supreme Student Council. So pinagpatuloy ko po ang hangarin na malagyan ng tamang simbolo ang pamantasan. So we had a contest before and the winner was the symbol of excellence that we see right now in front of our facade. So thank you so much. Pag-miembro na po ako ng PLN Board of Trustees ng Alumni Association, I'll be a very active member. So siguro kapag ka nandito na lang, saka natin makikita ang dedikasyon. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo. I'm here working for the alumni since 1998. Ang naluma na kami dito. Ang ipapangako lang namin kung ano yung naumpisahan na para sa ikauunlad ng ating alumni association at para din sa ating paralan, itutuloy-tuloy na lang namin. At kung nakakatuwa, nakakuha tayo ng mga mas nakakabata. Kasi magandang transition kasi to from nakaka-ano, hindi ko kayo tutuloy, baka maraming magaling mo. At saka sa nakakabata. So, magandang transition. Salamat po. Okay. Nahiyaman, nakakayaman, pero ngayon lang ako nabalik dito after so many years. Kasi, alam niyo naman, mahirap tayo. Pagkatapos nating mag-graduate, pinasikaso natin yung ating ikaulat. Awa ng Diyos naman, pinalag tayo. Kaya napunta ako sa paglilingkod sa barangay and sa munisipyo. Ngayong nag-dual citizenship na ako, napinol ko yung BAT 67 kasi kailangan ko na ng maraming kakwentuhan eh. Kaya sabi nila, mas may magagawa ka kung sasama ka dito sa PLNAA. At ako bilang siguro pinaka may edad na sa inyong lahat, kailangan naman yung may naakay sa grupo. Kaya ako hindi nyo naman napaakayin, pero
yung siguro mga karanasan ko ay maitutulong ko sa pagpapaunlad ng ating mga nagtapos, hindi lang sabi nga kanina, hindi lang dun sa mga mag-aaral at sa mga nagtatrabaho dito, kundi pati din sa mga kasama nating nag-graduate na hindi pinalad na pwede natin magbigyan ng tulong. Yun lang, maraming salamat. Good afternoon. Hindi ko alam kung sasabihin ko. Kasi sa org, pero tatlo kaming abogado ngayon eh. Si Atty. Mendoza, si Atty. Francisco. Kaya ano nagagawin ko? Hindi mo masabing entertainment. Siguro ganito na lang po. Yung puso kasi ng pagiging taga mahirap na mag-aaral ng Maynila at scholar ng Maynila, siguro bibitbitin natin yung nasabing puso dito sa organization nato. May mga nakakilala sa akin dito sa ilang mga membro lang natin na alumni association na naging aktibo ko sa napakaraming struggles nung ako'y nasa student orgs pa. Sa ngayon, hindi na siya tinitingnan na struggle, but it's time to move on and move forward and build something. Siguro I'm going to be part of that moving on, moving forward, and building something for the pamantasan sa ako po si Chris Hyde, batch 2000 po, College of Mass Communication. What I can offer to this organization is that link po ng batch 2000 for papunta po sa latest na batch kasi yun po yung kulang sa mga alumni members natin. Alam ko po na masisipag po naging board of trustees ng PLMAAI and it's about time, I think, to have a linkage between the young generation going to the not-so-young generation. I've had my share of success in PLM po. Katulad po ni Manong BG, naging active po ako sa student council. I became the student council president of the College of Arts and Sciences before. And right now po, ginamit na po ako ng Ateneo na 4 na taon because I served them 3 years as student government president. And at the same time, kakatapos ko lang po maging alumni president po ng buong graduate school ng Ateneo. So I think it's about time for me to serve my own school in San Diego. Yun lang po, thank you. Magandang hapon, no? Po si Omar Francisco. If there is one word ho na masasabi ko ngayon, ano, gratefulness. I'm sure lahat tayo wish nyo the same word for PLM. We are grateful for this institution. Lalo po kami ni Atty. Gregorio. Bakit? 8 years po kami nakinabang sa pamantasan. 4 years sa Masco, 4 years sa law school. So, minsan pala po sa kanyang nanay ko, sinasabi ko, tubong lugaw ka na. Hindi ka masyadong kumastos, pero we are here where we are. So sabi ko, I think it's about time for us to give back to the school. And what we can offer, ako po, I'm very new on this organization, so I will try to feel kung ano meron and what's needed. But I can vouch for my time, for my service, and my commitment. Salamat po. Batch 1969. Currently, president po ako ng Merit Freight International. And just like what I did when I became president of the Rotary Club of Makati Bonifacio, I put my club in the map of the district 3830, being the most outstanding club in Rotary District 3830 and the most outstanding president of the same during the 2007-2008. And then after that, because of my commitment to the district, I became assistant governor, one of the highest position in the district. And what naging president din po ako ng Philippine Association of Management Accountants. Ito po ay grupo ng mga professional from manager up na position. And then currently, I'm also the president of the Philippine Association of Management Accountants Foundation po. Anong gagawin ko? Anong magagawa ko sa pamantasan? Every time I go out, I always carry the name of pamantasan. That's why I'm very proud to be a student of pamantasan.
narating ko po ang kinalalagyan ko ngayon because of Pamantasa, and then I always said that to everybody. Ang nagawa ko po, actually, after my presidency as a Rotary Club of Makati Bonifacio, nag-donate po ako ang aking club dito ng around 2,000 books. And then, sa ngayon po, ay meron po project ulit kami dito na in-apply ko ng matching grant ang Pamantasan ng Lusod ng Maynila Scholars Foundation Incorporated matching grant. Pupunuin po namin ng computers ang ating ano, ang ating building. Yun po. Sa ngayon, yun pa lang po nagagawa ko, pero marami po tayo yung dapat gawin. Thank you. Again, Eric Cabrera. If there's one thing na natutunan ko sa Pamantasan, kung ano ko ngayon, it was being a firebrand activist. Dahil doon, dalawa lang ang focus ko dito sa association. One, prevent injustice, corruption, and be transparent. Number two, be dynamic and build more projects for the constituency and the rest of the alumni community. Dalawa lang. Thank you. You know, I realized, ako pala yung pinakamatanda sa mga bullet trustees. Mabuti na lang si Plessy nag-agree na kumandidato. So, I don't want to discover kung sino mas matanda sa ating dalawa. But pareho tayong magka-batch. No? Ang pangalan ko ay Felix Aspiras. Kaya lang hindi masyadong romantic yung Felix, kaya pinalitan ko eh. Lex. Medyo romantic na kaunti, di ba? Ang dating. I have been here from 1989 hanggang ngayon, so that's more than 20 years na akong nagsisilbi sa Pamantasan. At mayroon din akong ministry. I have been a pastor sa tatlong churches kasi church planter kami ng aking misis nandun sa registration, si Karin. Two churches ang i-plinant namin under the United Methodist Church. At ngayon ay nag-plant kami ng another church under the Christian Missionary Alliance Churches of the Philippines, which I am now pastoring. And I will be due scheduled for ordination sa April, May, first week of May next year. So yun ang other side. Ako'y nag-aaral din ng doktoral. Alam niyo ba kung bakit ako nag-enroll sa doktoral? Kasi nabasa ko sa Reader's Digest na pag ikaw kayo nag-aaral, pangunra sa Alzheimer's. So, yun ang dahilan. At isa pa, ako yung driver ng aking misis. So, that's it. Now, bakit ako nag-join? Gusto ko pang mag-serve sa PNMAAI. You know, gusto kong maging bridge. Matagal na ako sa Pamantasan, more than 2 decades. First batch ako, tapos nandito pa rin ako. Alam niyo ba na noong panahon namin, ay ko noong panahon ninyo, no? Pero noong panahon namin, pag ang GWA mo ay lumagpas sa 2.5, kick out ka. At yung salitang kick out, pero ngayon wala yung salitang kick out. At kahit nag-dress lahat yung grade mo sa subjects mo, hindi ka makikick out ngayon. Ang provision talaga, nasa